lang sa bawat bayan, may Agila. Maayad nga hapon sa mga Aklanon, maayong hapon sa mga taga Cebu at Davao, mayakabag kapanapon sa mga Kapampangan at Diyos Tapugaknaw sa mga Ibanag. Magandang hapon Pilipinas, narito na mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan, hatid ang ating mga Agila correspondents sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating headlines, LTFRB hinigpitan ang pagpapatupad ng batas sa mga sasakyan kaugnay sa nalalapit na pasukan. Mga residente sa Borol Barangay Kabayanan, San Juan City, nagbarikada dahil sa nakaambang demolisyon. Bayanihan para sa kalinisan sa Barangay Kipalbig, Tampakan, South Cotabato, isinagawa. Iwan ng NPA Amos at iba't ibang supply ng mga rebuilding NPA. May report si Habes Juanite. Philippine Army nakakuha ng NPA Amos at iba't ibang supplies sa lungsod ng Surigao City. Isang dating CPP-NPA terrorist na kamakailan lamang sumurrender sa gobyerno ang nanguna para matuklasan ang mga stocks ng bala, pagkain, iba pang supply at terrorist paraphernalia sa Surigao City. Na-recover ang mga sumusunod: tatlong anti-personnel mines, isang bandolier, apat na magazines para sa AK-47 rifle, isang mataas na magazine para sa M16 rifle, 620 rounds ng bala para sa AK-47 rifle, 14 rounds ng bala para sa M16 rifle, 250 meters electrical wire, isang NPA flag, 17 shirts na may NPA markings, tatlong pares na rain boots, iba't ibang personal na kagamitan at napakalaking terrorist documents sa Sitio Brazil, Barangay Mat-I, Surigao City. Ayon kay Lieutenant Colonel Raymond Allen Tomas, 38th IB Commander, ang mga nasabing kagamitan ay nakuha pagkatapos na voluntaryong sumuko ang isang dating commander ng milisya ng bayan na itinatago sa pangalang Mark, ang sumuko at itinuro ang lokasyon sa mga nasabing supplies. Sa pahayag ni Mark, ginagamit lamang siya sa teroristang grupo para makalikom ng pundo para sa kanilang mga leaders. Dagdag pa niya na ang CPP-NPA ay nagre-recruit ng mga minor de edad para umanib sa armadong pakikibaka. Nagpaabot naman ng malaking pasasalamat sa Colonel Tomas dahil sa nakita niyang lakas ng loob at desididong pagtayo para masira ang grupo ng mga terorista. Patuloy niyang hinimok ang mga nakatira sa komunidad na magbalik loob na tulungan ang gobyerno na sugpuin ang maling paniniwala para sa maayos na buhay. Mula dito sa Surigao City, para sa Agila News, Habis Juanite, 1 with 25. LTFRB hinigpitan ang pagpapatupad ng batas sa mga sasakyan kaugnay sa nalalapit na pasukan. May report si Richard De La Cruz. Kaugnay ng nalalapit na pagbubukas ng klase ay mahigpit na ipinatutupad ng LTFRB Region 10 ang batas sa lahat ng operator ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay LTFRB Regional Director Aminuddin Guru, dapat munang tiyakin na mga operator na ang driver ay nasa kondisyon para magmaniho, walang karamdaman, maging ang mga sasakyan ay walang kasiraan para wag matulad sa mga nahuhuli nila na nakapagmulta ng malaki dahil hindi nakasunod sa batas ng pinatutupad ng LTFRB. Nagpaalala din ang direktor sa mga driver na kailangan ay nakaupo sa tamang upuan ang mga pasahirong may sakit at huwag maningil ng pasahi na lagpas sa taripa na nakalagay sa mga sasakyan na nakabase sa mga lugar na pupuntahan. Panawagan din niya sa mga mamamayan at mga turista na i-report sa kanilang tanggapan ang mga sasakyan na lumalabag sa batas na ipinatutupad ng LTFRB para ito ay agad maaksyonan. Mula dito sa Cagayan de Oro City, para sa Agila News, Richard De La Cruz, ay am 1 with 25. Pulis patay matapos pagbabarili ng mga miyembro ng NPA sa Agusan del Norte. May report si Nova Villafanie.
dead on the spot ng isang pulis matapos pagbabarili ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA sa barangay Tagkatong sa munisipalidad ng Carmen, Agusan del Norte. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib, tiyan at hita ang biktima na kinilalang si Police Executive Master Sergeant Jimir Omisol. Ayon kay PNO 13 Regional Director Gilberto D.C. Cruz, paghiganti ang nakikita nilang motibo sa pagpatay sa biktima. Dahil bago pa man ang pamamaril, ay may nangyari ng inkwentro sa pagitan ng NPA at mga otoridad sa nasabing lugar. Samantala, inako naman ng NPA ang pagpatay sa naturang pulis na ito ay ayon kay Ka Ibarra, ang tagapagsalita ng rebelding grupo. Inaakusahan nila na si Umisol ay nagtatanim umano ng mga ebidensya sa mga sibilyan katulad ng sabu at mga armas sa mga isinasagawang police operations. Agad namang pinabulaanan ng PNP Caraga ang alegasyon ng rebelding grupo at idiniin na malinis ang record ni Umisol bilang isang pulis. Inihahanda na ng PNP Caraga ang gagawing recognition para sa nasawing pulis at nagpapatuloy ang pagtugis sa mga sospek. Mula dito sa Butuan City, Agusan del Norte, Nova Villafane, para sa Eagle News, I'm one with Svanifat. Bangkay ng lalaki natagpuan sa Dumalinaw, Sambuanga del Sur. May report si Rani Trosa. Isang bangkay ng lalaki na tagdad ng saksak at aga ang katawan ang natagpuan ng mga otoridad sa Purok Kamansi, Barangay Kamanga, Dumalinaw, sa Sambuanga del Sur. Kinilala ang biktima na si Abdullah Osman, 40 anyos, isang timekeeper sa isang construction na residente sa Purok Tuburan, Barangay Balingbingan, Bayan ng Labangan, sa nabanggit na probinsya. Basis sa ulat ng Dumalinaw PNP, isang report ang kanilang natanggap mula sa concerned citizen na umano'y may nakahandusay na bangkay ng tao sa gilid ng kalsada sa nabanggit na lugar. Nang kanilang puntahan, tumambad sa kanila ang isang bangkay ng lalaki na duguan kung saan tadtad ng saksak at aga ang dibdib at iba't ibang bahagi ng katawan na naging dahilan sa agarang kamatayan nito. Basis sa isinagawang ocular examination ng Provincial Crime Lab Officer at ng Municipal Health Office na nasabing bayan, nakilala nila ang biktima dahil sa identification card nito na nakuha nila sa loob ng kanyang wallet. Nagsigawa na ng masusing imbestigasyon ang Dumalinaw PNP para sa pagkakilanlan at pagka-aresto sa responsable sa insidente. Mula po dito sa Sambuanga del Sur, para sa Eagle News, Rani Trosa, I'm in one, with 25. Truck at isang kotse humarang sa main gate ng isang subdivision sa Cainta, Rizal. May report si Tantan Alcantara. Isang truck at isang kotse ang nagkasagian at nagdulot ng pagkahambalan sa main gate ng isang subdivision sa Ortigas Avenue Extension, Barangay San Juan, Cainta, Rizal, Dacong alas 11 kagabi. Ang nasabing mga sasakyan ay pareho ng direksyon ngunit magkaibang gate ang pinagmulan. Ang truck na may plakang RMS 965 ay sa kanang gate nagmula at ang kotse na Kia na may plakang AVA 3217 ay sa kaliwang bahagi naman. Parehong palabas ng subdivision ng dalawa nang biglang di umano ay nagpang-abot sa gitna. Walang umaako ng pagkakamali sa dalawang panig. Ayon sa driver ng kotse ay biglang sumulpot ang truck na nagdulot ng pagkasira ng side mirror at UP sa driver side nito. Ang driver naman ng truck ay itinatanggi na siya ang may kasalanan. Ani niya ay papakaluan na siya nang biglang humabol ang kotse at tumama sa kanang bahagi ng truck na kanyang minamaneho. Ayon naman sa gwardiya na naka-duty, ang pinanggalingan ng kotse ay may humps at hindi masasabi na humabol. One way lamang at tanging palabas ng subdivision ang dumadaan dito. Samantala sa kanang bahagi ay one way din, papasok naman ng subdivision ang pinapadaan dito. Tanging ang truck ang pinapadaan papasok at palabas sa kanang bahagi ng gate. Dagdag pa ng gwardiya ay pinahihinto nila ang truck pagsapit nito sa gate para mabigyan daan ng papalabas na sasakyan. Meron din anila na gwardiya na kasama ang truck o pahinante na umaasiste para makalabas sa gate ang mga truck na galing sa opisina nito na nasa loob ng subdivision.
Paalala naman sa mga nagmamaneho, mapatrak o maliit na sasakyan na ugaling huminto muna sa lahat ng intersection at magbasid kung clear ang kanilang dadaanan bago umusad para makaiwas sa anumang aksidente o sakuna na maidudulot. Mula sa Cainta, Rizal, para sa Eagle News, Tantan Alcantara, IM1 with 25. Mga residente sa Borol Barangay Kabayanan, San Juan City, nagbarikada dahil sa nakaambang demolisyon. May report si Tantan Alcantara. Nagsimulang magbarikada ang mga residente ng Borol Barangay Kabayanan, San Juan City. Linggo pa lang ng hapon, naganda na sila dahil sa nakaambang demolisyon sa nasabing lugar. 500 pamilya ang maapektuhan sa isasagawang operasyon. Ang nasabing lugar ay may sukat na 3,671 square meters at karamihan sa mga residente ay mahigit sa 30 taon na nakatira dito. Makikita sa lugar ang isang lumang bahay na mula pa noong panahon ng Kastila na kanila naman inilagaan para ito'y hindi masira. Ang mga residente ay tutol sa demolisyon dahil ayon sa kanila ay mayroon silang hawak na mga dokumento na rehistrado sa kanilang asosasyon. Mariin naman sinabi ng alkalde ng San Juan na walang kinalaman ng City Hall dito o local government. Ayon naman sa presidente ng asosasyon na si Raymond Almazon ay kung mapatunayan na may sapat na dokumento ang nagkeklaim dito ay susunod naman sila. Ngunit sa ngayon ay ongoing pa ang kaso kung kaya sila ay mananatili sa lugar. May kaso pa to eh. So inaamin natin kung matalo talaga at wala nang pag-asa, siguro kailangan namin gumawa ng auction. So ang local government tumbago at nangako naman na tutulong sa amin. Pag siya nakaupo, wala nang demolisyon sa buong San Juan. Natindi lang sa aming sa kabayanan, sa lahat, hindi nyo napapayagan. Samantalang umaasa din ang mga residente dito sa pangako ng bagong halal na alkalde ng San Juan City sa proyekto nito na pagpapatayo ng high-rise condo para dito ilipat ang mga informal settlers na nasasakupan ng lungsod ng San Juan. Mula sa San Juan City, para sa Eagle News, Tantan Alcantara, IM1 with 25. Bahagi ng gusali ng isang butika sa Bislig City, Gumuho. May report si Isay Daylisan. Gumuho ang konkretong kanupi ng isang kilalang drugstore sa Abarca Street, Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur. Mag-aalas 8 ng gabi nang gumuho ang bahagi ng gusali. Natrap sa loob ng drugstore ang 13 personnel ng drugstore at 14 na customer. Agad na rumisponde ang Bislig City 911, Philippine Army, PNP, City Engineering at Medical Responder Team sa naturang gusali. Mabilis ding ignorado ng mga otoridad ang lugar para sa crowd control. Pagdating ng backhoe, agad na binaklas ang mga concrete obstacle malapit sa pintuan ng drugstore upang ma-rescue ang mga taong natrap sa loob ng butika. Makalipas ang 2 oras, nakalabas na ang mga natrap na empleyado at mga customer. Maswerte namang walang nadamay o nasugatan sa pagguho ng kanupi ng gusali at tanging mga motor at tricycle na nakapark sa labas ang nadaganan ng gumuhong kanupi. Patuloy pang sinasagong investigasyon sa naturang insidente. Para sa Eagle News, Isay Daylisan, IM1 with 25. 2 drug personalities arestado sa magkasunod na operation sa Tarlac City. May report si Sir Bulanadi. 2 drug personalities na sangkot mo sa pagbibenta at paggamit na illegal na droga ang naresto ng matauhan ng Tarlac City Police Station. Sa kanila, isinagawang magkaiwalay na operasyon sa 2 barangay sa Tarlac City. Sa report ni Police Lieutenant Colonel Joey Luzon Mendoza, Jefe ng Tarlac City PMP, kay Police Colonel Jesus Achico Ribua, Provincial Director ng Tarlac, ang unang naresto ay si Inocencio Galas Paulo, 46 anyos, naninirahan sa Block 6, Barangay Balingkanaway, Tarlac City. Ayon kay Lieutenant Colonel Mendoza, nakatanggap sila ng report kaugnay ng patsesyon na kinasasangkutan ng suspect na si Paulo ng nasabi ring address kung saan ay dito rin siya nadakip. Nakakumpisa kay Inocencio Paulo, isang pakete ng shabu, 2 plastic na pinaglagyan ng shabu at mga drug paraphernalia na ginamit siya ng suspect. Sa ikalawang operasyon, si Inesiel Suba ay naaresto ni na Police Lieutenant Hilalmino Alcantara at ang kanyang mga tauhan sa Barangay Matatalaib, Tarlac City.
ayon kay Police Staff Sergeant Marvin Puno na kumpiska kay Suba, ang dalawang pakete na sabon na may timbang na 0.115 grams at 500 peso bill mark money na ginamit sa bribe bus operation. Sina Inocencio Paulo at Nasiel Suba ay kapwa ay kinulong sa Talak City PNP Custodial Facilities dahil sa kanilang mga kaso na Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama si Godfredo Santiago, ako si Sir Bolanali, I'm 1B25. Pito ang sugatan ng tumaglilid ang isang SUV sa Butuan City. May report si Nova Villafanie. Pito kataong naitalang sugatan matapos tumaglilid ang isang sports utility vehicle o SUV sa kahabaan ng Puruk 1 National Highway, Barangay Dumalagan, Butuan City. Wasak ang sasakyan na lulan na nagmamaneho na Cecilia Mela, 57 anyos, at kasama pa nitong 6 na pasahero, nakabilang ng 4 na minor de edad at 2 senior citizens. Ayon sa nakalap na impormasyon, napag-alamang self-accident o human error ang nangyaring aksidente. Agad namang tumulong ang mga nakasaksing concerned citizens sa pinangyarihan ng aksidente at mabilis na naisugo sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima. Samantala, nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga motorista na palagi mag-iingat sa pagmamaneho. Ilan sa mga karaniwang sanhi ng self-accident ay ang inattentiveness ng driver sa pagmamaneho, bad turning, pagkawala ng kontrol sa minamanehong sasakyan, pagpapatakbo ng mabilis, bigla ang paghinto, counterflowing, at hindi pagiging mapagmatsyag sa mga road signs. Mula dito sa Butuan City, Agusan del Norte, Nova Villafanie para sa Eagle News. I'm 1B25. Pagtatapos ng Brigada Eskwela 2019, kaisa ang mga stakeholder NGOs at LGUs. May report si Eduardo Banyes. Sa masaya at masiglang pagsama-sama sa paglilinis ng mga NGOs at LGUs upang isalubong ang paaralan sa mga batang nagsisipag-aral ang malinis at malusog na edukasyon sa taong ito. Kaya sa pagtatapos ng Brigada Eskwela na iginaw sa Paniki North Central Elementary School sa pangunguna ni Chief Noel L. Linsaw, Doktor SGO ng DepEd, sa kanyang talumpati ang may malaking inilalaan na budget ng gobyerno ay ang DepEd. Sa kanyang nakita, ang may pinakamalaking ginugugulan ng DepEd ay ang mga pasweldo ng mga guro at mga kawani nito, ang natira dito sa mga maintenance at iba pa. Sa kanyang nakita kung bakit di matugunan ang lahat ng pangangailangan ng bawat paaralan sa bansa dahil sa ganong kalagayan. Dahil sa ganong pangangailangan sa pagtatapos ng Brigada Eskwela 2019, nagkaroon ng commitment signature ang mga stakeholder. Di lamang sa ganito matatapos ang pagtulong nila sa buong taon ng pag-aaral ng mga bata sa Paniki Tarlac. Ito ay isang indikasyon sa pagpapahalaga sa edukasyon tungo sa maunlad na bayan. Mula sa Eagle News, Paniki Tarlac, nag-uulat Eduardo Banyes, IM1 with 25. No collection policy, mahigpit pa rin ipatutupad ng DepEd Region 9. May report si Ferdinand Libor. Patuloy na pinapaalala ng Department of Education Region 9 sa lahat ng pampublikong paaralan sa rehiyon na mahigpit pa rin ipapatupad ang no collection policy. Sa kick-off ceremony ng Oplan Balik Eskwela 2019 kahapon, sinabi ni Assistant Regional Director Dr. Danilo Dispe na mahigpit pa rin ipinagbabawal ng kanilang kagawaran ang pangungulikta ng anumang kontribusyon sa kasagsagan ng enrollment maging sa unang araw ng klase. There are collections that could be made but not during enrollment. But the teacher should not collect. The one who should collect should be the treasurer of the PTA. The president cannot assign any teacher. The president of the PTA cannot assign any teacher as a collecting agent. Or else the teacher can be administratively given a case. Dagdag ni Dispe na maaari lamang mangulikta ng kontribusyon sa pamamagitan ng Parents Teacher Association o PTA. Ngunit sa buwan ng Agosto pa ito isa sa gawa kung saan kailangan munang idaan sa konsultasyon upang maipakita sa mga miyembro at punong guro ng paaralan ukol sa paggamit ng koleksyon.
anya ang mga bayarin sa PTA kahit aprobado ng mga miyembro ay manatili pa rin voluntaryo. Read a lot of cases already. Parents are very vigilant now. Parents are so vigilant that they know already the policy on no collection. And the problem here is there is a conflict now between PTA resolution allowing to collect money and superseding the provisions of the no collection policy. I told you a while ago that the one we should really follow is the no collection policy. But there are voluntary contribution, but not during enrollment. If I'm not mistaken, the collection will happen by August, starting August. But it's not compulsory. The collection is said to be voluntary. Mula rito sa Zamboanga del Sur, para sa Agilius, Ferdinand Libor, I am one with 25. Philippine Army, pinangunahan ang Second Youth Leadership Summit sa Rosario, Agusan del Sur. May report si Isay Daylisan. Inilunsad sa bayan na Rosario, Agusan del Sur ang Second Youth Leadership Summit na nilahukan ng mahigit 100 kabataan mula sa iba't ibang barangay ng naturang bayan. Ang tatlong araw na Youth Leadership Summit ay may temang kabataan, pandayin sa pagbabago. Pinanganahan ito ng lokal na pamahalaan ng Rosario, DepEd, PNP Rosario, BFP at 75th Infantry Battalion ng Philippine Army. Naglalayo ng nasabing summit na magkaroon sila ng sapat na kaalaman tungkol sa leadership skills, effective problem-solving strategies, kabatiran ukol sa national at international affairs at insurgency. Nilalayon din ito na mabigyan ng kapangyarihan at boses sa mga kabataan, ma-enhance at ma-develop ang kanilang pakikipagkapwa-tao at mas mapalawak pang kanilang tungkulin sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Sa unang araw ng Youth Summit, hinati sa 7 team ang mga kabataan at pinangunahan ng Army ang bawat aktibidad na inilunsad gaya ng yell making by group, poster making contest, essay writing, poem writing at ambassador at ambassador for peace. Nagbigay din ng maikling lecture ang lokal na pamahalaan na Rosario tungkol sa kasaysayan at layunin kung bakit itinatag ang Youth Leadership Summit. Karapatan ng mga kababayan natin mga katutubo at cultural sensitivity at ang malaking problema sa droga. Nagpahayag naman ng mga kabataan na kailahok sa naturang summit na sila isusuporta sa lahat ng programa ng pamahalaan at sasalungat na makisama sa mga grupong nagnanais lamang maghasik ng kaguluhan. Nangako ang mga kabataan ito na tutulong sila sa pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa kanilang lugar para sa lalong ikauunlad dito. Umaasa naman si Lieutenant Colonel Jaime Datuin, Commanding Officer ng 75th IB ng Philippine Army, na ito ang magsisilbing stepping stone ng mga kabataan upang sila ay maging handa na maging leader sa hinaharap na panahon. Para sa Eagle News, Isay Daylisan, I am one with 25. Mobile training for journalism is sinagawa sa Davao City. Ilang civil society organization na nanawagan sa mga media na magkapag-collaborate sa kanila. May report si Brian Galiangao. Sa dami ng mga nangyayari ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao, particular na sa mga hotspot area, malaki ang naging bahagi ng mga local media practitioners, lalo na sa panahon ng halalan 2019. Matatandaan na ilan ding lugar sa Zamboanga del Sur ay umano'y dumanas ng mga harassment kung saan nagdulot din daw ito ng takot sa ilang mga residente. Tanong tuloy ng ilan, ano nga ba ang magagawa ng mga media sa mga ganyang pangyayari, lalo na sa panahon ng eleksyon? To be honest, I am not very confident with the Philippine content in this respect. So I cannot say this thing, but what I can say in general is that politicians in every country like to use media for their purposes. So this is something media should be aware of and should try to be as more and impartial as they can and independent. Kaya sa isinagawang training for mobile reporting and visual communication na dinaluhan pati ng mga kawanin ng civil society organization at educators sa pangunguna naman ng GIZ na isinagawa dito sa Davao City. Na ginaganap ngayon ay magagamit na yung paano gamitin no itong mga smart mobile phones sa paghahatid ng balita na madaling ma-access ng community sa pamamagitan ng social media.
at maiparating ko sa gobyerno natin na ganito talaga ang ginagawa ng civil society, ang magkaroon ng direct link ang civil society at ang gobyerno kung paano sila mag-work together, working together for the good of the people. Different conflicts or violence in Mindanao is actually a wake-up call for Philippine media na i-improve, develop ang kanyang craft, especially doon sa conflict sensitivity, and find a better role na hindi makadagdag doon sa violence, hindi mag-escalate ng violence. Tinalakay din dito ang mga maaaring magawa pa at maitulong ng mga media kung kaya't hiling ng mga CSO na makipag-collaborate na lamang nang sa gayon ay mas mapadali pa ang pagkalat ng tamang impormasyon sa publiko. The educators of Mindanao, it's not really for transforming the media but it has a lot of responsibilities. But one of this or one of the highlights is really to create a better image for media, okay, for what media is now. See, we all wanted peace and we all wanted a good image na hindi lang talaga puro conflict ang Mindanao. Hey, we have a lot of beauty in this land. Meron tayong relevance, meron tayong value, and we need the media to also share that to everyone. Tiyak na impormasyon at wastong pagbabalita ang dapat na pinagbabatayan ng mga nasa larangan ng pagbabalita. Be independent, be impartial, and be ethical in reporting. This is what I can advise to every media practitioner. Para sa IG News, Brian Gilianggao. I'm one with 25. Bayanihan, para sa kalinisan sa Barangay Kipalbig, Tampakan, South Cotabato, isinagawa. May report si Leslie Rigidor. Maagang inumpisahan ang isinagawang bayanihan sa Barangay Kipalbig, Tampakan, South Cotabato, particular na sa Purok, Quezon. Pinangunahan ito ng ama ng barangay na si Honorable Rolando D. Malabuyok kasama ng kanyang barangay council at barangay staff. Nakipagkaisa din ang grupo ng karansyo ng Kipalbig Chapter, CYM Kipalbig at ng mga nagbuluntaryong makipagkaisa sa nasabing aktibidad. Layunin nito na maihanda ang nasabing barangay sa nalalapit na evaluation para sa municipal clean and green at upang mapanatili ang kalinisan at magkaroon ng kaaya-ayang kapaligiran. Masayang nakipagkaisa ang lahat para sa iisang adhikain, ang pagkakaroon ng isang malinis at mapayapang komunidad. Nagtapos ang nasabing aktibidad sa pamamagitan ng isang salusalo na pinagsaluhan ng lahat. Mula dito sa bayan ng Tampakan, ako si Leslie Lynn C. Regidor, para sa Eagle News, I am one with 25. At iyan ang balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila probinsya ay mapapanood rin ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5:30 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayong i-report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa agilaprobinsya25@gmail.com. Ako po si Cristal Pesalbon and I am one with 25.